Hello everyone! So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano natin malaman kung may nag-re-upload ng ating mga videos. Kasi minsan pag nag-trending na yung ating mga videos or marami ng view, ay ang ginagawa ng ibang YouTubers ay dinadownload yung ating videos at nire-re-upload sa kanilang mga channel. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano magbigay ng copyright strike at paano i-claim yung mga videos na nire-upload sa kanilang mga channel. So guys, kung hindi pa pala kayo naka-subscribe sa aking channel, ay please don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga susunod nating videos. Okay guys, so punta na tayo sa Google Chrome. At pagkatapos, punta tayo sa YouTube. Yan. Okay, pag nasa YouTube na tayo guys, punta tayo sa Your Channel. Okay. Then click natin dito guys sa Manage Videos. YouTube Creator Studio, Manage Videos. Ayan. Okay, pwede na natin i-close yung isang window. Okay, so nasa Channel Content na tayo. Punta tayo guys dito sa copyright. I-click natin itong copyright. So dito guys sa copyright, ibig sabihin pag may lumabas yan dito, ibig sabihin may nagre-upload ng ating mga videos. Okay, makikita natin dyan sa matches, meron tayong isang video. At meron siyang 100% of their video. Ibig sabihin, yung buong video mo mismo ang kanilang re-upload sa kanilang channel. Okay, so nandito guys, makikita mo yung channel na nag-re-upload. Jeron King Music. At yung views niya ay meron siyang total views. Saka yung date kung kailan niya re-upload. So dito guys, meron niyang dalawa. The same title ang linagay niya. Itong sa ilalim, yan yung video mo or video natin. So, puntahan natin yung video natin. Sa QuickBooks, pwede kong i-track ang expenses ko on the go. Ito guys, yung video at mag-focus sa pagpapalago ng business ko. 23,625 views. Saan mo man dadalhin ng negosyo mo, nakakarating agad doon. Authoring of copyright claims on YouTube. Tapos, re-upload niya at saka dinownload niya. So, i-close natin to at puntahan natin yung channel niya. Itong sa upper portion, guys, ay yan yung kanyang channel or yan yung kanyang video. So, i-click natin, guys. Okay, so makikita natin, yan. Hello, same, everyone. Same lang yung in-upload niya. Welcome to my channel. At pagkatapos, and today, meron yun na siyang I'm going to teach you. So, ang kanyang channel how to ay remove the copyright claim on your YouTube videos. And maliit pa lang naman yung so, let's get started. Niya. So, ang gagawin natin yan guys, pag may nagre-upload ng ating mga videos, ay punta tayo dito. Dito sa frames na yan, meron yan yung isa, move to archive or pababayaan mo na. Pangalawa, request video removal. Or pangatlo, pwede mong i-contact yung channel. Pwede mo siyang i-email kung anong gusto mo sabihin sa kanya. So, dito tayo guys sa request video removal. So, magre-request tayo na natanggalin niya yung video natin. So, i-click natin ito. No? Click request video removal. So, yan. Number one, videos requested for removal. Ito yung re-request natin. Ito yung sa kanya. No? Ito yung sa atin, my content. Dito sa number 2, copyright owner, yung affected party, myself, yan, sasabihin mo yan, myself. Tapos, name of copyright owner, required, yung channel mo, ang ilalagay mo dyan. Then, phone number mo, saka email address mo. Yan. Dito naman, yung country, yung address, saka city. So, dapat kompleto yan guys, ano? Dito sa copyright owner, dapat tama lahat yung malagay mo. So, kopyahin nyo lang yan. Myself, tapos pangalan ng channel mo, contact number, email address. Dito sa kaliwa ay kanan.
at dito sa kanan ay yung address. Okay, dito sa number 3, removal options and agreements. So, anong gagawin natin dun sa nag-re-upload ng ating video? So, meron dalawang option dito guys. Ang una ay standard request removal. So, pag yan ang pinili natin guys, yung standard request removal now, ang mangyayari dyan guys ay magkakaroon kagad siya ng copyright strike pag sinubmit natin ito. Pag dinik natin ang submit, automatic magkakaroon siya ng copyright strike. No? These removals can lead to a copyright strike. YouTube processes the video removal after validating the request. So, pag na-validate na ng YouTube na 100% talaga or sa'yo yung video at nakalagay naman doon sa email, sa notification ng YouTube na sa'yo yung video at 100% yung kinapi, magkakaroon kagad siya ng copyright strike. Samantala, kung ito yung pipiliin natin, meron itong scheduled. Send a 7-day notice. Ibig sabihin guys, bibigyan natin siya ng 7 days na i-delete yung video. Pag hindi niya dinelete yung video, sa loob ng 7 days ay magkakaroon siya ng copyright strike. So, ang gagawin ko dito guys, sa nag-re-upload ng video ay dito lang sa 7 days lang. Kasi kawawa naman, nasa 240 pa lang yung subscribers at kunti lang naman ng views dun sa re-upload niya. Kaya dito ko na lang ilagay sa send a 7-day notice. Pero kung ikaw at gusto mong i-copyright strike siya, yan ang pipiliin mo. Yung standard request removal. Okay guys, so dito ako guys. No? I-send ko lang siya ng 7-day notice. Bibigyan siya, i-notify siya ni YouTube ng 7 days. Pag hindi niya dinelete, within 7 days, magkakaroon siya ng copyright strike. At pagkatapos, i-check lang natin lahat yan. At dito sa signature ay ilalagay natin diyan guys yung pangalan natin, no? So i-type lang natin diyan yung pangalan natin. So sabihin natin yung pangalan natin ay yan. Okay. So Juan de la Cruz, ang nakalagay diyan, make sure your signature contains your full name. Your full legal name, which is usually, your first and last name as stated on government-issued ID. Okay, so yan guys, no? Yung complete name natin or kung ano yung nasa Google AdSense mo, ay yun na yun ang gagamitin mo. Okay, so yan. Pag nalagay na natin dyan, pag kompleto na guys, meron na tayo ng signature, nalagay na natin yung pinakapangalan natin ay i-click na natin ang submit. Okay, relationship to the copyright content. Lalagay, nagtanong pa siya guys ng relationship to copyrighted content required. Lagay natin dito, owner. Yun. Then, your job title or role related to the content question, owner or creator. Then submit na natin. Okay, so nakikita niyo guys na wala na yung matches at pag pumunta tayo sa removal request, so makikita natin diyan guys, ito in progress na siya. Under review. O makikita ninyo dito guys, no? Meron ako dito ng mga request for removal. Resolve, yun, video remove. Ni-remove na nila yung mga rini-upload nila na video. So yun guys, no? Bigyan natin ng chance na hindi sila hindi magka-copyright strike. Or depende sa inyo kung medyo gusto nyo mag-copyright strike agad, ay i-click ninyo yung copyright strike. Pero sa side ko ay doon na lang sa 7 days na
may palugit na 7 days para hindi naman kagad magka-copyright strike yung kapwa natin YouTubers. So, okay guys, so sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating videos para updated kayo pag may bago tayong videos.